nandiyan na kasama natin palagi. Kaya wala tayong dapat ipangamba. So bago tayo pumunta sa isang mensahe, katulad din ni ano, nandito si Maricel Norton at saka si Pile. Pile, nandiyan kayo? Pile. Oh, nandito po. Ayun ko na saan si ano. Singit natin sila dahil ito si Pile din. Pinakita natin ba na bawat naniniwala talaga, may Diyos talaga na kasama natin. Kita ko kasi nung ano, nagpo si Pile ng ano, tungkol doon sa yun na plan ko sa inyo sa Florida. Parang nakita ko kasi sa post na nag-worry itong dalawa. Pero ang nakita kong nag-online, ito si Pili lang at ito si Maricel hindi. So, siyempre, kaya nga nandito ako para paalalahanan kayo. Baka nakalimutan ninyo na pagkasama natin ng Diyos, wala tayong dapat ipangamba. Kaya ito si Pili, bago palaglan ko lang ano, bagyo na malakas sa loob yung 21 years nangyari. So, si Pili ang magkwento kasi tinawagan ko to siya, mangyak-nyak nga ito ang kausap ko dahil sa halo-halo ba. Takot at isipin ninyo, strong typo na sa loob ng 21 years. Pero, ang sabi ko nga kay Pili, Pili, wala kayong dapat ipangamba. Tunay kayong naniwala sa akin at naniwala kay Jesus Christ. Wala kayong dapat ipatakot. Gawin mo lang yung ano yung dapat. Kasi kunin mo ng base. Sa panahon doon kay Miss K, doon sa Hawaii, na doon din maglampol sa lugar nila na hiniling ko sa Diyos na palikuin yung ano, bagyo, ilihis. At ginawa talaga ng Diyos. The night before, nandun ako, gapang-gapang ako na nakita ko yung ulo ng bagyo na tumama sa uluhan ko. Na ang sabi, pag gumulong, sabay sabi ng Diyos na ilihis natin ang bagyo. So, yun yung kinabukasan nga binalita din sa pahayagan ng sa Hawaii na lumihis nga ang bagyo. At yun nga ang sinabi ko rin kay Miska na ipaliko ang bagyo. Na nakatotoo. Yung biro ko ba na naging totoo? So, katulad din yung sa sinabi ko kay Miss K na gusto mo, mauna na ako sa iyo. So, ginawa pa rin ng Diyos na ang biro ko ay tinutuhanan talaga niya na nandoon na kami bago. Ibig sabihin, yung misahe dumating na bago pa si Miss K na napunta sa doktor. Pinakita na niya na walang dapat ipangamba. So, yun din yung ginawa ko sa inyo, ano, Pili. At hindi ko kasi makontak si Maricel gawa nung naka-offline, kaya sabi ko kay Pili, ikaw na lang bahala magsabi kay Maricel kasi nandiyan naman kayo. So si Pili ang magkwento sa inyo kung ano yung buong pangyayari noon kasi sila man nang nandoon sa Florida. Pili at Maricel. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat, brothers. Talagang yung darating na yung Hurricane Ian, nag-prepare na. Hirap kasi ng ano eh, maglagay pa ng window shutter. Pagod na ako, brother. Wala na akong lakas. Umiyak na ako. Tapos, so katapos kong umiyak, brother, sabi ko, Lord Jesus Christ, bigyan mo ako kaunting lakas para matapos ko ito. Hindi na kami mag-evacuate. Kasi first time, brother, 5 years ago, nag-evacuate kami, punta kami ng Alabama. So this time, hindi na naglakas loob kami mag-stay dito. Pero gagawin ko, maglagay kami ng shutter. Tapos, maya-maya, lumakas ako, tapos, yung nagkaroon akong lakas, hindi ko akalain. Ito si Maricel, biglang dumating. Tinulungan niya ako instead na nawala ang ano ko. Hindi na ako umiyak, dumating siya, tinulungan ako. Tapos, pagkatapos noon,
Yung gabi na yon na nung maingay na sa labas, hindi na ako nag-ored na natulog na lang kami maaga. Pero sabi ng newscaster, yun daw pinakamalakas na hurricane Ian with in 121 years. Ay, 121 years pa. Yes. Akala pa 21 years lang. 121 pa lang. 121 years. Sabi ko, hala, mas malakas pa ito sa Irma. No. Sabi ko, totoo na talaga ito. Wala tayong matakbuhan, wala tayong mataguan. Pero dito na lang tayo sa kwarto, matulog na lang tayo maaga. Tapos, yun, sabi nila, dito daw sa lugar namin, parang sa ibabaw daw namin mayroon dito daw naka-ano yung eye ng hurricane. Tapos with bali 20 miles ng ibabaw. Tapos ay. Hindi man dito natuloy, brothers. Umikot dito sa kabila. Ano sabi ko? Ano sinabi ko noon? Nung tumawa ko sa iyo, ano sabi ko? Sinabi mo talaga, brother, huwag kayong mag-alala dahil pag tunay kayo naniwala ng Diyos, andyan palagi sa tabi nyo, hindi nyo alam, iikot nila yun. Yun, iikot ng Panginoon. Kaya it's a big blessing talaga sa amin dito na walang damage sa bahay namin. Ang dalawang papaya lang, dalawang banana. That's it. So, ako rin, Brother Nars, mag-share din ako kasi sabi ko kay Chahin ko, sabi ko, ma, nganong mahadlok man ka nga, nagtuo man ta sa Ginoo, panalipdan man ta niya. So, pero continue gihapon mo nagbutang mix shutters, tabang po siya sa amo, kay amo mga bana na may gipangbati. So kami mga babae nagtatabang. So, pag abot na sa hurricane, kay nagtrabaho man ko atong panahon diri ado sa amo, nagtrabaho ko. So nigawas kong 11 o'clock diri sa akong trabaho. Nya, dili pa kusog kayo ang hangin, dili pa. So uli ko sa amo, wala ko natulog. Diha ko nag-stay sa gawas. Sa may patio. So mga hingkusog ang hangin nga mga 11:30 hanggang alas 12, alauna. By the time na 12 o'clock na ako sa gawas, nagatanaw pa ko sa akong mga tanong, mga kahoy, ngadto pa ko sa akong manok, okay ra sila. So habang hingkusog kayo ang hangin, hingkusog, kita gid po, magsayaw-sayaw. Ningon ko nga, Jesus Christ, Brother Nars, please help us, guide us, yung anak. Sa akong paligid, kusog kayong hangin, kusog kayong hangin, pero ako sa akong bilingkuran, wa jug ko hangin na. Wa jug ko ibati og hangin. As in, niingon ko. Praise the Lord. Yeah, and then. Ramdaman ang Diyos sa inyo talaga. Oo, sabi ko, naku, baka mabali yung dragon fruits ko na nagtangoy-tangoy na ba? Yung isang, mabali. Tapos, sabi ko hindi ko talaga naramdaman ang hangin doon habang nakatayo ako sa labas, sa may patio. As in, wala, hindi ko naramdaman. Samantalang sa gilid, naku, sumasayaw-sayaw na yung mga kahoy. Pati yung mga Prayin ng Diyos na nagparamdam talaga sa inyo. Kaya nasabi ko nga sa tita mo, wala naman kayo dapat alalahanin. Kung si Miss King noon, pinaliko niya ang bagyo na doon maglandfall sa lugar nila, hindi ako maniwala hindi mangyari sa inyo yan. Tunay kayong naniwala. Sabi ko, walang imposible sa power ng Diyos. Kaya yun ang sinabi ko talaga kay Pili. Mm-hmm. Sabi ko, sabihan mo sa Maricel para hindi mag-worry. Ay, hindi yo, talaga ako, wala akong kaba kahit nandun ako sa labas. Nakatingin talaga ako kung anong nangyari. Sabi ko,
ang hangin, ano, yung malaking kahoy, akala ko mabali na, pero sabi ko, ay, hindi ako natakot. Kaya yung nag-video si Pili na pinakita na niya yung ano, after na sa, ano, sa, after na sa bagyong dumaan na, doon ko nakita nga, ang dami nga palang puno sa paligid niya. Sabi ko, totoo pala yung nakita ko talaga nung nakitaan kita na ang daming puno sa paligid mo. Oo, oh, totoo talaga, brother. Kaya kinakita. Walang nabaling kahoy, pero yung kapitbahay namin pinsa, hugmat ka na ang ilang pinsa na hugmat. Pero sa amo. Ayaw pa nun. Nagparamdaman sa inyo. Salamat. Sa inyo. Thank you. Maraming salamat, brother. Maraming thank salamat, you, brother. Jesus Christ. Christ. Salamat. Salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ano? Opo. Ang sarap ng pakiramdam natin na nagparamdam talaga ang Diyos sa atin sa panahon na pangailangan natin na hindi naman natin talaga hinahangad na mangyari yung mga bagay na yon at talagang nandyan naman talaga yan mangyari anytime. Pero pag nandyan ang Diyos kasama natin, eh, walang imposible talaga. Ililigtas at ililigtas talaga tayo. Kaya sabi nga niya na wala kang pipiliin, wala siyang pipiliin din. So ibig sabihin, darating man yung mga bagyo na yon o ano man yung sakuna, eh kasama tayo, pero isa tayo sa iligtas niya. So purihin ang Diyos na nagparamdam sa inyo. Makapangyarihan. So nasamot saring himala ang ginawa ng Diyos dito, ano? So balik tayo sa mensahe. Yes, brother nurse. I was...